Isa naman ang patay at dalawa po ang sugatan matapos sumalpok sa puno ang sinasakyan nilang kotse sa Talisay, Camarines Norte. At 6 taong gulang na bata patay matapos makulong sa mobile ng HPG sa Butuan City. Yan at iba pang mainit na balitang hatid ni Katrina Son. Wala nang buhay nang makita sa loob ng isang mobile ng Highway Patrol Group sa Butuan City ang 6 na taong gulang na si Clark Casal. Naglaro raw sa loob ng sirang mobile na nakaparada sa compound ng kanilang kapitbahay si Clark, kasama ang kaibigan niyang si Guillermo Franco Jr. Hindi raw nakalabas ng kotse ang dalawa dahil sira ang lock ng pinto nito at mabubuksan lamang mula sa labas. Naabutan ng 7 taong gulang na si Guillermo na hinang-hina at pawis na pawis. Isinugod siya sa ospital at nasa mabuting kondisyon na ngayon. Iniimbestigahan na kung may pananagutan ang mga miyembro ng HPG sa nangyaring pagkamatay ng bata. Isa ang patay at 2 malubhang sugatan matapos sumalpok sa puno ang sinasakyan nilang kotse sa Maharlika Highway, Barangay Santo Niño, Talisay, Camarines Norte. Base sa investigasyon, patungong Daet ang mga biktima. Nakatulog daw ang driver na si Michael Medina kaya nawalan siya ng kontrol sa manibela hanggang sa sumalpok ito sa puno sa gilid ng kalsada. Walang seatbelt ang pasahero sa likod na si Ana de Medina, kaya siya ang nagtamo ng pinakamalubhang sugat. Naisugod siya sa ospital pero binawian din ang buhay kinalaunan. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga nakaligtas. Patuloy naman ang imbestigasyon sa insidente. Nakaligtas naman ang isang ginang at 2 niyang anak sa Pagadian City matapos madagdagan ng natumbang puno ang kanilang bahay. Kuwento ng kapitbahay ng pamilyaran ding na si Joey Guzman. Dahil sa malakas na ulan, kaya natumba ang puno ng mangga sa kanilang likod bahay. Wasak ang kanyang bahay at ang bahay ng mga aranding. Nasira rin ang ilang gamit sa loob ng kanilang mga bahay. Nagtamo lang din si Guzman ng kaunting galos dahil sa insidente. Ayon sa Pagadian City Disaster and Risk Management Office, posibleng lumambot ang lupa dahil sa pagulan, kaya natumba ang puno. Binakante muna ang mga nasirang bahay habang nagsasagawa ng clearing operations. Katrina Son, GMA News.